Okay. What is the meaning of the Lion of Judah? Ito po ay sumisimbolo sa tribe ni Judah. Okay? Ngayon, isa po yan sa 12 tribes of Israel. Ang angkan at lahi ni Huda o Judah. Amen? So, ngayon, ang Panginoong Hesukristo, bakit siya tinawag na Lion of Judah? Sapagkat ng magkatawang tao, ang Panginoong Hesukristo, siya po ay sa tribe of Judah. Okay? So ngayon, medyo titingnan natin yung pag-sneak, no? Yung paggapang ni Taning. Kumukulog po. De, joke lang po para happy naman tayo. Makulog po rito, umuulan. Hayaan po natin yung kulog. Parang background ko raw yan. Okay, saan ba tayo? Yun, si Taning, no? May mababasa po tayo sa Peter, nakalagay dito, tayo ay mag-ingat because Satan is like a roaring lion. No? Roaring lion. Ngayon, sasabihin naman ng iba, actually, napansin po nung iba ito. Ako hindi ko po napansin eh. Napansin to nung ibang binabible study namin dati. Kung sabi niya, Jesus Christ was the Lion of Judah, how come Satan also called being a lion? Pero tandaan po natin, Jesus Christ is the true Lion of Judah. True. Totoong Lion of Judah siya because he comes from the tribe of Judah. Nung nagkatawan tao. Okay? But si Satan, basahin po ninyo yung nakalagay doon sa Bible, no? Sabi dito, he is like a roaring lion. Hindi naman sinabi ng Bible na he is a roaring lion. He is like a lion. Kasi ang trabaho po ni Satanas, ginagaya niya si Jesus. Kaya ang panalangin ko po, sana pag maririnig natin ang tawag na lion, si Jesus ang isipin natin. You know what? Lion is a symbol of katapangan and bravery. Diba? Okay? Napansin po ninyo yung mga kinatatakutan na symbol sa Old Testament, like lion and all that, nagiging title ni Jesus Christ. Yes? So si Jesus Christ po is God. God in human form, nagkatawang tao po siya para po sa atin. Again, Jesus Christ ay totoo na Lion of Judah. Si Satan, fake na lion yan. He is like a roaring lion. Ibig sabihin, nakita ko rin po rito, si Satanas po duwag talaga. Okay. He is like a roaring lion. Nagpapanggap lang siya na grrr, grrr. Pero ang totoo po, duwag siya. Dahil ang totoong matapang po talaga, bagamat nagkatawang tao at nagpakababa, ay ang Panginoong Hesukristo. Tandaan po ninyo, maghahari siya one time or one day, should I say. Maghahari siya one day kasama tayo mga believers niya. Gusto mo bang makasama sa paghahari niya sa Jerusalem pagdating ng millennial reign? Sad to say, kung hindi ka born again, kung hindi ka pamananampalataya, hindi ka mai-include doon. Pero may good news ako sa'yo. Ano yun, Kamo? Eto na. Kung sasabihan mo ako sa prayer ngayon, mananalangin tayo, then after this prayer, at totoo naman sa iyong budhi, o sa iyong puso ang panalangin na yan, budhi ka ako kasi sometimes, sasabihin nila, o tayo kayo, altar call, tayo. Alam po nyo, that's hypocrisy. Hypocrisy. Sometimes yung iba tumatayo, pero hindi totoong anong tawag dito? Hindi totoong tumatanggap. Nagkakaroon tayo ng mga false conversion. Okay? Pero pag totoo sa puso mo, tinanggap mo ang Panginoong Hesukristo, magkakaroon ka ng eternal life. Tara, mag-pray na tayo. Father in heaven, Ama ng Panginoong Hesukristo, alam po namin kung gaano mo kamahal si Jesus. Ama, ikaw ay dakila, mapagmahal, ikaw ang aming daddy, ikaw ang aming aba. Pinagsisisihan ko po ang aking mga kasalanan sa oras na ito. At inaanyayahan ko ang bugtong na anak mo na si Jesus
nasakupin ako, na pumasok siya sa buhay ko at maghari sa buhay ko simula ngayon hanggang sa araw na makita namin siya ng harapan. Father God, thank you for accepting me. Pinagsisisihan ko po ang lahat ng aking mga kasalanan, past, present, and future sins. Father God, forgive me. Lord Jesus Christ, pumasok po kayo sa aking buhay. Come into my life right now, dear Jesus. Be the driver and be the pilot of my life from now on. I will surrender to your will. Gawin mo akong person that you want to be. Ikaw ang may control sa lahat ng bagay. Pinapaubaya ko po sa iyo ang lahat ng mga pangarap ko. Handa ko pong isantabi ang lahat ng yan para po mapaglingkuran ka ayon sa itinakda mong ayon sa iyong kalooban. Sapagkat alam ko po, Panginoon, hinding-hindi mo hahayaan na mapasama ako. Dahil simula ngayon, being the driver and pilot of my life, I know all, as in all the good things na ipinangako mo are all yes according sa Bible. Holy Spirit, please seal me the ownership of your protection. Seal me the ownership bilang isang katibayan na ang salvation ko ay hindi na mawawala. Pinananampalatayanan ko po ito, banal na Espiritu, mahal mo po ako. At ngayon, tinanggap ko na Panginoong Jesucristo, God the Father, God the Son, God the Holy Spirit, three in one God. Mahal na mahal niyo po ako. Thank you for showing your love for me when Jesus died for me on the cross. Thank you, Jesus. In your most powerful name I pray. Amen. Yung diwa po ng panalangin niya, pag sinabayan po ninyo at taos sa puso niyo, I believe you got born again. You got saved. Ano po ang gagawin mo ngayon nakakilala ka sa Panginoon? Simple, magbasa ka ng Bible at mag-share ka ng good news sa ibang mga tao. Yan ang Christianity. True Christianity ay hindi nagpapasakop sa anumang organization. True Christianity is all about Jesus Christ. True Christianity is all about listening to YouTube, listening to Spotify, yung mga messages para ito po ay atin pong maiparating sa ibang mga tao. True Christianity is something na naghahanap tayo ng kapwa-mana ng palataya. Tapos maski sa ilalim ng punong bayabas, sa mga lumang sinihan, especially dito po sa Abinida, marami dyan, di ba? Pwede tayo magpulong, pwede tayo sa Jollibee. Maski, sabi ni Jesus Christ nga eh, if there are two or three gathered in my name, there am I in their midst. So, maski lima lang po tayo, basta nag-gather tayo in the name of Jesus, nandoon ang Diyos Anak sa gitna natin. Okay? So, isa pong maganda at nakakatuwa na katotohanan na ngayon po ay umuulan. It is a reminder that Jesus is pouring His blessings towards us right now. Meron ka ba pinagdududahan? Meron ka ba mga iniisip? Meron ka ba mga takot? Ito ay wala nang puwang sa atin. Ang Lion of Judah, ang totoong Lion of Judah, ay naghahari na sa ating mga puso. Dahil tinanggap natin siya as our very dear Lord and Savior. Thank you pong muli sa inyong pakikinig. And thank you doon sa mga bagong subscribers. At kung hindi pa kayo nakasubscribe, subscribe na. Click the notification bell. Share this video. Many will benefit from this, I believe, sapagkat maraming makakakilala sa King of Kings and the Lord of Lords. The Lord Jesus Christ alone. Wala na pong iba. Thank you. And Jesus truly loves us all.